Hi mga kabiyahe! Welcome to my YouTube channel, Francis the Traveler. Maligayang paglalakbay! Hi mga kabiyahe! Welcome to Japanese Tunnel! Maligayang paglalakbay! Nandito po tayo ngayon sa Ilagan City, probinsya po ng Isabela sa North Luzon po. Papasyalan po natin yung Ilagan Japanese Tunnel. Ito po ay ginawa ng mga Hapon bilang parte ng kanilang military base noong World War II. Good morning! Hello, sir! Anong meron dito sa Japanese Tunnel nyo? Sir, yung pinakaano po namin is yung pagpasok po sa loob mismo ng tunnel. Ituturo. Hindi ba nakakatakot? Hindi, sir. Maliwanag. Tapos may kasama kayong tour guide. Ah, magkano nga na? 50 pesos. 50 pesos. Mga ilang minutes yung ano niyan? Yung kanya? 7 to 10 minutes, sir. Yung tour niya sa loob. Hindi naman mainit sa loob? Hindi, sir. Malamig doon. Walang mga paniki or ano? Wala po. Na ano. Kaya lang, sir. Ah, ako lang? Gusto mong sumama? Wala ako din. Sigurado kaya mo sumama talaga? Yung tour guide, yun na lang sa buhay niya. Magkano ang bahay, bayad sa tour guide? Wala naman na, sir. Kayo na lang po. Babae, lalaki? Babae po ba? Babae. Sir, mag-request tayo. Magaling ba siyang mag-explain? Yung magaling namin mag-explain. Yun dapat. Education na. At ating babae, Charisse. Okay. Wait lang, sir. Bunny! Ano tong ano na to? Yan sir, yung tinatawag po nilang Tora-Tora or the suicidal plane po nila. So yan po yung may isang tao po na nagsisuicide para po kasabugin yung isang doon. Ganun ba? Yes po. Ito, sino itong mga tao? Yes, mga Japanese soldiers natin, sir, mga replica na lang din po siya. Pero usually, sir, ang mga Japanese soldiers po is dito po talaga sila sa mga bungad po nag-i-stay. So, papasok tayo sa loob? Yes po. Madali ba sa loob? Hindi sir, maliwanag po. Kaya po na kami. Saan tayo? Yes, dito lang po muna tayo sir. Bigyan ko lang kayo ng konting briefing lang po dito sa tunnel natin. Okay, sige. Yes, so actually po yung tunnel po natin is already existing na nga po siya during World War II, that was 1942 to 1945 nga po. Na ito okay. Pong tunnel po na ito ay na-restore siya noong June 2015 at inopen for the public last of year 16, 2016 din po during the administration of our city mayor, Mayor J. Diaz nga po. Yeah, so dito po kasi sa loob natin, sir, hindi po tayo allowed na mag-take ng photos or videos, but if they allow you naman po na mag-take ng video, it's okay. Okay. Yeah, so let's go po. Thank you. Yes, ayan po. So may sound effect din po tayo dito, sir, para lang po ma-visualize kayo kung ano yung mga possible na nangyari po sa tunnel natin ng World War II. Okay. Yan, so dito rin po is may mga chambers nga po tayong bibisitahin, like ito yung ating first chamber nga po. So they call it the inventory man. Yes, at the inventory man nga po during World War II ay sila nga po yung in charge sa mga taong po pasok at lumalabas nga po dito sa ating tunnel, including their equipments nga po and the prisoners. At ang mga Japanese soldiers, the inventory man has daw specific name nga po yan dahil araw-araw sila nagpapalitan ng kanilang mga duties para na rin po sa kanilang seguridad. Okay, so meron po siyang tinatawag nga po nilang teacups, yung kanyang abacus po na unang calculator po nila for headcounts, kanyang chopstick po at isang replica ng diary kung saan nga po tinatrack at nire-record niya po lahat ng mga nangyayari dito sa loob at labas po ng ating tunnel. Ayan, so baka may mga follow-up questions po tayo before you proceed po inside. Wala naman. Okay siya. Okay. Ayan, so careful na lang po tayo sa step natin sa stairs po at hindi po siya panday-pantay. Anyway, may rail sign for our safety man. Okay. Please do mind your head po. Sige. So itong tunnel po na ito, sir, nag-serve po sa kanila as their headquarters nga po during war. That was 1942 to 1945 din po. Yes, and also dito rin po sa tunnel po ng mga Japanese, may tinatawag din po silang dungeon or the garrison or mas kilala po siya as their torture chamber. So this is where they tortured nga po na Filipinos na tinatawag po nilang guerrillas na hindi nga po sumusunod sa kanilang batas. Okay. Yes, and as you can see, meron din nga po tayong isang replica of Mr. Mutsuhiro Watanabe na isa po siya sa mga leader guard na nagpapahirap sa mga Filipinos and they call him the bird nga po. Na according din po sa mga matatandang nakausap po namin bago nga po nag-open ang Japanese war tunnel, ay isa rin po siyang mabait na Japanese na nakatilang
Nakatira nga po siya dito sa may barangay Santo Tomas na ginagawa niya lang po yung kanyang trabaho dito nga po sa torture chamber na tinatawag po nila. And yes, yung mga tinatorture din po ni Light at namamatay sa suffocation ng sakit nga po ay tinatapon po nila doon sa butas na yon. Na dati nga po siya ay may lalim pong 10 feet na ngayon ay 7 feet na lamang siya. So, yes, but don't worry. Ano, yes po. Sa dami na ng ano. Na, opo. So wala pong specific counts kung ilan nga po yung mga nahukay po dyan na hindi natin pwedeng bilangin ngayon? Hindi. Ayan sa okay. So yung mga buto na nga naman po dyan at na natitira nga po ay nahukay naman po lahat at nailibing po sila na very good. Ayos. Yes. Dito, sino to? Yes, ikutin po natin siya, sir. Ah, yes, pagano'n kaya. Tayo, sir. Oh, okay, sige, sige, sige. Ayan, so another one is yung actual empty bombshell din po ng mga Japanese. Like, sayan nga po yung sinasabi ko kanina po sa labas na hinuhulog po na kanilang tora-tora kung tawagin nga po or this is final plane po empty nila. Empty bombshell. Yes, empty bombshell po. Siya, no, na-defuse naman na po siya, so safe na po tayo. Hindi siya puputok, ha? Hindi na po. Okay, so isang tinatawag na rin po siya as a vintage bomb nga po na kadalasan na po natin nakikita sa mga elementary school or mga churches nga po na ginagawa po nilang batang-tang or bateng-teng po bateng-teng siya. Bateng-teng, okay. Yes, po. Bateng-teng. Okay, so another one is yung mga remnants of the Japanese sardines po na kung tawagin po nila. So we have their helmet nga po. Kala ba pakwan? Yan. So helmet po nga po nila ay ginagamit po nila sa kanilang ulo for protection and at the same time ginagamit po nila yan pangluto or yung tinatawag po nilang kaserola. Oh. Yes. Actual empty bombshell, mga replika nga po ng mga bomba, pickaxe or pico. Hindi na napatokta, ha? Yes, so hindi na po. Yes, so pickaxe or pico nga po na ginamit din po nila panghukay po sa tunnel natin. Yes, yun yung mga po yun. Yung bayoneta din po, na bayoneta po nila nilalagay po sa nilang rifle and at the same time ginagamit po nila yan pagpapakamatay or yung tinatawag nga po nilang harakiri dahil sa kanila nga po okay. Banal yung nagpapakamatay kasi yung sumusuko sila sa laban. Yep. Gun barrels din po meron tayo dito, water canteen and a miskit, so lahat nga po yan authentic at dito na rin po siya natagpuan. Grabe, sa ating tunnel po. Okay. Yes. So dito rin po is may natagpuan nga po sila yung tinatawag po nilang machine gun. Yes, as you can see the difference nga po ng kanyang magazine na sa upper part, paling sa atin po nowadays, nasa lower part na po siya. Ito yung magazine. At isang legit din po na katana ang meron tayo dito. May katana nga po na yan ay ginagamit po nila to perform the samurai na tinatawag nga po nila na mga matataas lamang po na officials like emperors or generals na nagkakaroon during that time dahil bawat katana nga daw po na hawak po nila ay may kanya-kanya po silang Syrian. Parang si Hirohito yan. Yes. Emperor, so, ay, mga baala. Yes po, mga active bullets po yung mga hayan, sir. Okay. Ito. So, another one is yung tinatawag din po nilang rifle or the M1 Garand. Actually, it's an American rifle po siya na dinonate po dito sa ating tunnel nga po during restoration. Ngayon nga din daw po ay ginamit po ng World War II na every ginagamit nga daw po ng mga rifle po nila ay 5 to 8 bullets lang ang kailoon na kanilang Garand. Kaya po siya may kasamang bayoneta na inattach nga po in front pag naubusan ng baala. Yes po, pag naubusan na po sila okay. Ng baala. Okay. Ayan, so okay, so pwede na po tayong sumilip dito sa ating third connection na tinatawag po nila yan, sir. So ito po, actually, ang in-open lang po is 40 meters long for the public at 3.66 width and height nga po. Na kung yan po, kasi isisilipin natin sa loob, may papasukan pa po tayo kaso nga po ay duck walk na lang siya. Okay. At naging hindi na po tayo allowed na pasukin siya for mahirap, now. Mahirap. Yes po, na actually po may mga interconnection po yung tunnel natin like going to St. Ferdinand Church, Isabela National High School at Barangay Malalamba po. Yes po, nakapagada po yes, imitatin nyo tayo ng tunnel natin, may layo pa po siyang 2 to 3 kilometers na layo. Yes po, sa ngayon po kasi hindi na po kayo restore na ganun kalat-kalat sa sobrang tagal na po ng tunnel. Baka biglang yes po, baka bigla na po magkaroon sa sobrang daming establishment na rin po kasi ang naipatay. Ito yung mga ibabaw nyo. Okay. Ayan. Okay, so next one po natin is yung tinatawag din po nilang Japanese currency. So ito na nga po, isang replica na lang siya of 24 carats gold and a platinum nga po. Na yan po ay ginamit po nila for bartering or exchange of goods sa iba't ibang bansa. Na ginamit din po siyang token or regalo sa mga Filipinos na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan every time na nagkakaroon sila. Karang magbabad ka sa tindahan, no? Laki ng ano. Yes po. Paano po siya bibigay? Kasi sa bulsa. So wala silang balat lang, sir. Okay, so yan din daw po ay tinawag nga po nilang lapad. Kaya din po nagkaroon ng salitang lapad dito lapad sa ating bansa. Bago nga po sila nagkaroon ng tinatawag po nilang Mickey Mouse. Okay, yes, yun. Ganun pala yan. Yes, so din po nag-start ang lapad po nila. Okay, so another one is yung replica din po siya of 24 carats gold na yan po ay tinawag po nilang Japanese hand fan. Na kung sa ating nga daw po yan ay tinitignan natin siya as a normal na pamaypay, pero ginagamit din po siyang weapon or sandata din ng mga warriors 100 years ago. Grabe. Yes, because if they're going to open it wildly nga po, may mga blades gold na dyan? Lumalabas. Replica na lang po siya, replica, sir. Okay. Yan po yung mga lumalabas na blades po sa bawat dulo ng pamaypay na nagsisimbolize po sa kanila ng beginning of life, good fortune, and happiness. Okay. Na ginamit siya ng
mga babaeng geishas, sir, to perform the geishas dance na tinatawag po nila. Okay, so mga beer bottles din po ng mga Japanese na dito na rin po natagpuan. Sila. Yes po, mga Japanese na daw po mahilig po sila mag-inuman after na kanilang mga duties. So itong mga bote na panda po na ito ay natagpuan po sa Isabela National High School papuntang St. Ferdinand nga po na nasa 77 years na rin po yung mga bote niyan. Tanda na pala. Yes po. Ito sino to? Yes. So yan po, hinulma po yan para ano po na isang statue pa ni Mayor. Joke lang po. Yes. Brad, so, okay ka lang Brad? Ayos ka lang Brad ha? Brad, silipi tayo. Okay ba Brad? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ayan na kayo sa last chamber nga po natin dito, sir. Yes, sa replica na lang din po siya of 24 carats gold na tinatawag po nilang Kinuyuri or the Golden Lily nga po. Grabe. Na yan po, si Golden Lily ay dinismay lang po dito ay dahil parte rin sila ng history ng mga Japanese. So isa po siya sa mga nakaw na yaman ng mga Hapon sa 12 Asian countries nga po na nadaanan nila. Bago po sila napadpad dito sa ating bansa na yan po ay pinangunahan ni General Yamashita Tomoyaki. Mm-hmm. Na sinasabi nga po nila na si Golden Lily po ay natagpuan na po yan sa Baguio City noong 1971 ni Rogelio Roger Rojas nga po. Malapit so yun pala yung pelikula, no? Yes po, malapit po sa General Hospital kung saan po siya natagpuan. Yes, na sinasabi rin po nila na siya lamang po yung nag-iisang Buddha nga po na natatanggal yung kanyang ulo at naglalaman po siya ng mga diamante sa loob. Yes, and then yung small Buddha naman po natin dyan, yan po yung pinag-visualize po namin sa mga taong pupunta dito na there's still a possible 175 undiscovered treasure pang Pilipinas na pwedeng isa rin siya sa inyong matagpuan. Yes, and then dito rin po sa tunnel po mismo ng mga Japanese po ay nagdi-display sila ng tinatawag po nilang furin. Ayan, it's a furin nga po ng ibig pong sabihin sa kanila ng fu ay wind at ang rin ay isang bell nga po. Dahil sila po naniniwala before na kapag po tumunog ang isang furin ay nakakapagpataboy po siya ng kamalasan at nakakapagbigay sa kanila ng swerte. Suswertein pala ako nito. Yes po. So, tayo ako ng loto. Yes, tayo po tayo ng loto. Bilang natin makita isa pang Buddha. Sa loob ba na? Yes, so, maliit lang po kasi yung area niya, sir. Hoy, may narinig ako. Yes, ma. Yun po yung sound effect namin, sir. Kaling mga possible po na dito nangyari po, sa talent ko. Merong na nangyari dito. Nakatali. May sumisigaw po sa loob. Ayun po siya. Okay. Let's go. So, say do mo, arigato gozaimasu. Ah, paano dito? Palabas. Yes, itong exit po natin, sir. Oh, exit. Kabisado mo na yan, ma. Ang galing, ma. Pero pag ano to, regular na ano, maraming tao? Yes, sir. Usually, sir, maraming tao sa amin dito. Friday, Saturday, and Sunday. Mm-hmm. Yes po. But mostly, walang tao Monday. Ganyan po, mga busy days. Actually, hindi talaga nakaano sa akin to. Wait lang ha, ano ko lang tong ano niya. Wala sa itinerary? Wala. Galing ako dyan sa ano? Sanctuary po? Hindi, galing ako ng Tugigaraw eh. Ah, okay. Kailan hindi pa dito, sir, yung vlogger namin from Korea? Ha? Yes, yung vlogger namin from Korea, sir, last mentally school. Ano, sasama ang paon din na? Pwede naman, sir, pwede naman po. Ah, sige, get tayo sa taas. Sige po. Ha? Grabe. Hey! And then, ang stairs po natin, sir, World War II pa po yan. Ito? Yes, so. So, nilagay na lang po yung harang dito sa may gilid niya para medyo maging matibay-tibay lang po siya. Grabe. Welcome to Japanese Tunnel. Ito po. Hindi po ako kamukha ng Japanese ha. Hindi natin. Hindi nga. Mukha pong Chinese. Ay, naku. Maligayang paglalakbay. Pagod ako ha. Tingnan niyo po yung inakyat ko ha. Yun. Galing po ako doon. Ilang steps ba yun? Yes. Actually, sir, yung field ka na po yan ay dati pong landingan ng mga kanilang toro-toro. Kala ko landian. Ay, ang mga Amerikano at Japanese ng world. Ayun po yung toro-toro. Yes, sir. Grabe. Yes, so yung watchtower din po nila, sir, masisili po natin dito. Dito ba tayo bababa mamaya? Yes, sir. Ganun po. Picture mo ako dyan, ha? Sige po. Ayun, sir, yung watchtower po naman Japanese. Ah, okay. Yes, sir. Watchtower. Ayan yung watchtower nila. Ba't natumba na? Sa lindol? Opo. Sa sobrang tagal na rin, sir. Ah, okay. Opo.
Yan, sakop na po kasi siya ng elementary school kaya hindi po di-develop ng LGU. So, hanggang dito lang ang ano niya? Yes po. So, ito okay. Yung gazebo po natin. Ayos na pala eh. Ano ibig sabihin nito? Itong nakasulat dito? Arigato gozaimasu. Ah, arigato gozaimasu. Anong river yan? River ba yan o ano? Sir, man-made lang. Yan, sir. Ah. Actually, di pa po sa nalingis kasi during pandemic ko at saka itumaas yung tubig dito. So, nakuha po ito lahat nung bumahapon. Atawid lang ako tapos kunan pa picture lang mamaya. Ito yung ano niya, yung sa baba. Good luck! Happy New Year! Hi mga kabiyahe. Hi mga kabiyahe. Hi mga kabiyahe. Francis the Traveler po. Hello. Maligayang paglalakbay. Shout out po pala sa mga empleyado ng Ilagan Japanese Tunnel kina Bunny, Misha, Jonah, Brenda, Mona, Jem at Jemel. Woo! Sa mga taga Unit Updas Marinas Cavite kina Marjorie and Trixie. Almig's Special Binalot Unit of Dasma kina Shaila, Ben, Grace, Anna, Adet, Von at Donna. Woo! Kay Ferdinand Santos and Family ng Iba Sambales. Woo! Shout out din po kay Richard Fertes and Family ng Virginia, USA. Woo! Kay Engineer Ronnie Ninyalga and Family ng Agoola, Union. Woo! Don't forget to subscribe, like and share po mga kabiyahe. Hanggang sa muli, Francis the Traveler po. Maligayang paglalakbay!